Okay, let's talk about yung pagbabate ni Kuya Bagger at ni Madam Hampaslupa. Since ito naman, yung unang bumungat sa akin ngayong araw, sabi nga ng aking WhatsApp admin, ay halos lahat ng mga messages, ay ito ang nilalaman. Honestly, nagulat ako. Kasi all along, we thought na kahit anong mangyari, ay hindi iuurong at ilalaban ni Kuya Bagger yung kanyang dignidad. So, anong balak mo ngayon, Kuya? Desidido ka na ba na magsampa ng kaso sa kanya? Yes po, ma'am. Kasi pag sinimulan natin na to, sana walang urungan. Kasi yung purpose natin eh, na pagbayarin siya sa ginawa niya sa yung pamamahiya. Kasi baka makipag-areglo siya sa'yo in the middle of, di ba? Kaso. Sa so, besides doon, si Ma'am Hadi, ang tutulong sa'yo, ako tutulong din ako sa'yo, hindi naman gano'ng kalaki for abogado, but isipin mo yung effort na gagawin namin sa'yo. Nababash kami, inaaway kami, minumula kami dahil sa'yo. Tapos bigla bang kami iiwan, wag naman sana. Tutuloy natin to, ha? Yes, Paul. Decidido po. Kasi yun naman yung sinabi niya sa amin at yun ang pinangako niya. Kaya, I don't know how and I don't know what happened. Like what I've said naman, na from the very beginning, wala namang pumipilit kay Kuya Bagger na gawin or wag gawin yung isang bagay. Kasi lahat ng desisyon is sa kanya. At nakasuporta lang ako sa kanya. Well, some of you are telling me na nasayang ang efforts nyo. Or nabaliwala lahat ng pinaglalaban nyo na it's a big disappointment, etc., etc. Hando na tayo. Pero kagaya nga lang sinabi ko na at the end of the day, it's still Kuya Bagger's decision. Buhay naman niya yan. At kung tatanungin niyo ako kung na-disappoint ba ako, yes, na-disappoint ako. Pero hindi doon sa pagbabati nila. Na-disappoint ako dahil nag-uusap kami regularly eh. Nag-a-update ako sa kanya parate. Pero niminsan, hindi niya nasabi sa akin or na-mention anything about this. Nilihim niya sa akin at yun ang masakit. Alam niyo ba yun? Parang yung feeling na you have been cheated at. Doon ako na-disappoint. Yung parang na-betray ka. Ang dami-dami naming umaalalay sa kanya. Kahit yung isang buntis ha na sa team namin na sumama pa sa kanya kay Mayor Barzaga at pumila sa kanya kasama niya sa Rapid Tulfo in Action ng madaling araw hanggang hapon. Imagine that. Tapos buntis pa. At yung isa rin na nag-asikaso sa kanya at kasama niya sa Cybercrime Unit at doon sa barangay. Sana man lang. May ba kahit isa sa amin. Tapos andyan pa si Kuya Apoy Palaboy, nasabihan pa ng scammer, di ba? Kung nahihiyaman siya sa akin, sana nagpasabi siya kahit sa sino sa amin. Kaso, lahat kami, pinagmukha niya, tanga. Alam niyo, maiintindihan naman namin. Naiintindihan ko kung ano yung magiging desisyon niya. Kaso parang sa lahat ng ginawa namin, ito pa yung igaganti niya. Yun ang masakit doon. Yung hindi siya nagsabi or nag-abiso man lang na kahit konting malasakit. Parang wala siya sa amin. Anyway guys, that's his life and I respect his decisions. I am truly happy for him if that gives him that sense of peace. Pero sana lang din, matuto siyang rumispeto ng feelings ng iba. Yung ipinaglaban siya simula sa umpisa. Sabi nga diba that the most miserable people are those who only care about themselves. Understand only their troubles and see only their own perspective. Ano talaga ang buhay, that's life. Okay mga kabayan, life must go on and I hope we all learn from this. Alam niyo ba, I just sent almost 70,000 pesos yesterday. Tapos may pa-surprise pag nalalaman itong sina Kuya Apoy Palaboy para kay Kuya Bagger. Tapos kami malaman sa surprise. But God is good talaga. God is good. Everything happens in His right timing. Well, at least, we did our best. Yun naman ang importante doon. At maitutulong ko pa ang pera na ito sa mas nangangailangan. Sa mas deserve ng tulong ko, diba? For the meantime, antayin na lang natin yung demand letter from Madam Hampaslupa's side. Kasi sabi niya, i-demanda niya ako, diba?
at may makukulong daw at sigurado hindi siya yon. We will see, guys. One thing's for sure. Ako ang taong may prinsipyo at makakaasa ka, madam, na hindi kita uuruman.